Dito tayo uli mga kababayan sa ating non-political short video. O diba? Ang daming nakarelate sa mga topics mga kababayan na pinag-usapan natin about business, about relationships, about our emotions, about mga pag-inggit, about yung mga pagkalubog sa utang. Sabi ng isa rito, nakarelate niya ako Mr. Maravillas. Kasi ako niya, taga London din. Akala ko kung anong London, yun pala, loan dito, loan doon. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyo ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Narinig ko na yan. Mga kababayan sa mga success seminars po, karamihan sa mga participants, mga taga London, loan dito, loan doon. Gusto nilang mabago, maangat yung kanilang buhay, kaya naganap ng mga opportunities, nag-seminar sila. Sabi ko sa inyo, yan po ang technique, and that is biblical. You seek and you shall find, knock and you shall be opened. Ask and you shall be given. Hindi ka man humingi, sino magbibigay sa inyo niya? Hindi ka man humingi. Humingi ka sa ating Panginoon ng guidance and you'll be guided. Kumatok ka sa Kanya, pagbubuksan Kanya, and will be given opportunities. Yun ang ginawa ko po. You seek and you shall find. Maghanap ka, hindi lang yung nakaupo sa isang tabi at nangingialam sa buhay ng mga kapitbahay. O diba? Ito yung sabi rito ni Pasita Cesa. Mr. Maravillas, relate ako sa life mo. Naging taga-London din ako noon. Sa awa ng Diyos, okay na life namin. O, ito yung video natin last time. One day ago, naka 16,000 views na rin po. O diba? Pag nakarelate po kayo, ang pakiusap ko lang po sa ating mga kababayan, i-share this video. Share nang lang share sa inyong mga kaibigan. Yun ang technique po para yung mga experiences po natin na maaring makatulong sa kanila sa paghanap din nila ng kagaanan sa pakiramdam at solusyon sa mga problema nila. Baka parehas po lang yung mga pinagdadaanan. O diba? Na-discover nila yung mga kaparaanan na atin pong ginawa. Click subscribe. And hit the notification bell po natin at share lang ng share ng ating video. Si Madam Elvira Graho, taga Australia pala po siya, yung nagpaabot ng kanyang karanasan, ng kanyang experience po. Sabi niya, thank you so much po Mr. Maravilla. Maravillas po ako. I am watching your blog and I'm so happy that you read my messages to you that I wanted to be a successful content creator like you. As you have said, I will try my very best to become successful content creator. Thank you po for your advice. We are here in Melbourne, Australia since 2004 and always watching your blog every day. Bye po. Magiging successful ka sa iyong gustong mangyari na maging content creator. Basta't maniwala ka. Doon yan po nagsisimula sa paniwala. Kasi pag hindi ka naniwala na kaya mong gawin, hindi mo gagawin. Tama? Sabi nga natin mga kababayan, you become what you believe. Kung ano ang pinaniwalaan mo, yun po ang mangyayari sa'yo. Pag naniwala ka na magiging successful ka sa gagawin mo, magiging successful ka. Pag hindi ka naniwala na magiging successful ka, hindi ka talaga magiging successful. That's how powerful, mga kababayan, yung paniwala. Kaya nga, kahit po sa langit, kahit siya sa ating Panginoong Hesukristo, ang kaligtasan po ay nakabase sa paniwala. By faith, ye shall be saved, not of works, so that no man should boast. So, nakabase po sa paniwala. Very powerful po ang paniwala. Ito po, sabi ko po sa inyo. Bakit kayo nakagraduate? Sa elementary o na, di ba? Kasi naniwala ka sa edukasyon na kailangan mong makatapos. So, nag-grade 1. Then you graduate sa elementary because you believe kaya mong makagraduate.
Then nag-high school ka. Pag high school mo, naniwala kang makagraduate sa high school, nakagraduate ka. Yung mga kaklase mong hindi naniwala na makakagraduate sila. Kasi nagpadala sila sa mga negativities, yung anong mga problema na na-encounters nila. Hindi sila balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Maban, para sa kanilang pangarap, ang dami po akong mga kaklase. In fact, yung mga classmates ko po sa high school, o na pala sa elementary, dalawa lang po kaming nakatapos. Sa batch ko po sa elementary, dalawa lang kaming nakatapos sa high school. Then sa batch ko sa po, kasi mahirap yung buhay namin. Karamihan sa mga kabarangay ko, ganun din po yung kalagayan sa buhay. Mahihirap po. Karamihan walang trabaho yung magulang at mga anak ng mga maralita. Mga farmers. Tatay ko farmer. Nanay ko housewife. Then sa dalawang nakatapos po ng high school, ako lang po ang nakatapos ng college ng 4 years. Yung isa kong kaklase, mga kababayan, ay tatlo pala kami. Tatlo lang kami nakatapos. Matagal na kasi. Nakatapos ng high school. Dalawang lalaki, isang babae. Pero si yung nag-graduate sa elementary po, 26 lang yata kami. Ayun. Tatlo kaming nakagraduate ng high school. Dalawang nag-college. Ako lang yung nakatapos sa college po ng 4 years. Yung isang nag-college din na kaklase kong babae, mas matalino yun sa akin po. Siya yung first honor, ako yung second honor lang. Dahil sa kahirapan po, hindi lumaban sa buhay. Hindi na siya nakatapos, nag-asawa na lang. So ako po yung survivor. Kita ninyo? Kasi naniwala po ako. Ayaw na akong patapusin din ng aking tatay. Kasi hindi na niya kaya. Gumawa po ako ng paraan. Yun po. Pumasok ako sa radyo. Nagpa-interview po ako. Nag-apply ako as student, student announcer at age
At age 17 years old pa lang yata ako noon. That was in 1984. Kaya 40 years na po ako sa trabaho ito. Naniwala kasi ako na kaya kong malampasan. So kita ninyo, you become what you believe. What you believe, you become. Pag hindi ka naniwala, that is the beginning of your failure. Tama pa? Sabi ng isa pa rito, Sir Dante, ang ganda ng topic mo at sana mabasa din ito ng mga anak na minsan sa likod ng kanilang tagumpay, ang kanilang magulang ay nakakalimutan na sana maging aral ito sa mga anak na may magulang pa na maswerte sila sa buhay. Maswerte sila kasi buhay pa ang kanilang magulang. Hindi kung saan patay na, saka naman na nila ito namimiss at pinagsisihan. At sa pagkakataong ito, ang kanilang pinagbubuntungan ng hininga ay ang tumulong sa ibang tao sa namatanda para lang sila makabawi sa kanilang mga magulang na hindi nila napakita ang tunay na pagmamahal. Tama po, ito talagang yung pagsisisi nasa bandang huli. Now, because of guilt, para mapagaan yung kanilang pakiramdam, umahanap sila ng ibang tao na pwede nilang matulungan. Maganda naman ang ganon. At least may remorse, di ba? And with that, nag-share sila ng blessing sa ibang tao. Maganda pa rin yung naging resulta ng kanilang realization, di ba? Sabi ni Esil Channel, Yes, Sir Dan, palagi po akong nanonood sa mga video mo while I'm not doing work here in Singapore. May vlog din ako, kaso minsan lang ako nag-upload mga video. Natawa ako sa sinabi mo na mag-vlog ako ngayon, bukas wala na. Yan ang sinasabi po natin. You'll not succeed kung hindi ka consistent sa ginagawa mo. Kailangan, kung gusto mong maging vlogger na successful po, gawin mo itong career. Kung anong ginagawa mo sa employment mo, na gumigising ka ng maaga, then at 8 o'clock, papasok ka sa trabaho, ganun din dapat ang trato mo sa vlogging. Alam ba ninyo, mga kababayan, na ako, kung anong ginagawa ko sa mainstream noon, gumigising ako ng 4 o'clock in the morning para sa preparation ng mga discussions ko sa topic sa radyo noon. Ganun din yung ginagawa ko. In more than pa nga, ang mga preparations. Kasi sa radyo po, salita ka lang ng salita. Hindi mo man nakikita yung mga nakikinig sa'yo. Daldal lang kami ng daldal doon. Pero dito, alam na alam mo, may engagement po yung ating mga viewers. Alam mo kung ilan yung nanonood sa'yo. Sa radyo, malalaman mo lang after survey. Sa Manila, may weekly survey yata. Dito sa amin, one year lang. Once a year. So, to determine kung sino yung number one na pinapakinggan para yung mga advertisers, mga kababayan, doon magpi-placement ng kanilang patalastas. Yan sa mga provinces tulad namin. Sa Manila, weekly yata. Nakita ninyo, mga radio and television po. Yung GMA at mga programs nila. Kung sino yung number one. Pero dito po sa social media po, alam mo na, halimbawa itong video natin, 16,000 yung nanonood or nakapanood. O siyempre, nakakaya naman sa 16,000 kung yung content natin ay hindi maganda. At pag hindi maganda yung content po, siyempre, kulang yung manonood. So, number one po na inaayos po sa content, sa vlogging po yung content. Number one rule, content. Number two, content pa rin. Di ba? At dapat consistent ka. Parang yung nagtatanim. Pag konti yung tinanim mo, konti yung aanihin mo. Marami kang tinanim, marami ka rin aanihin. Maraming videos, maraming revenues. Paisa-isa yung videos mo, video mong ginagawa, malamang wala kang revenue. Ganun lang po. Ito yung trabaho po, yung pagiging content creator. Ito yung trabaho na no work, no pay. Very fair po ito. So ngayon, sabi ni Tess Shirai, buti pa kayo Sir Dan, stable na. Malapit na retiring age ko po, pero instead na paasenso, padubog pa. Dami ko pinasok, pero lahat bagsak.
Maubos na po ang PC ko. Saan po ba pwedeng mag-aral about business? Sir Dan, gusto ko po sanang magkaroon din ng sariling sabon. Sana maturuan niyo po ako kung saan pwede mag-seminar nang hindi ma-scam. Dinanas ko din yan. Bigay todo sa tulong pero sa isang kahilingan na hindi napagbigyan, na halos ako ang bumuhay sa buong pamilya, ngayon hindi na ako kilala. Mura pa ang inabot ko tuwing uuwi ako ng Pinas. So that is a painful experience and a painful lesson po sa inyo. O ngayon, doon sa unang sinabi mo po na pa-retire ka na, pero palubog imbes na umasenso, maniwala ka lang po na habang buhay may pag-asa. Importante po, huwag tayong titigil na mangarap. Yun ang simula. Yan na paglubog mo po. Na naranasan ko po yon. Rock bottom po kami. E di ba nagkwento ko na itong bahay po, tatlong beses na itong maririmata? Itong bahay ko mismo. Left and right may utang po kami sa bangko, sa mga kapitbahay, kung saan saan, sa 5-6. May umabot nga po sa pagkakataon po sa buhay namin na yung pera na nasa wallet ko po, 10 pesos na lang, naranasan ninyo po ang ganon? 10 pesos na lang talaga. Nasa radyo pa ako noon. Ang akala ng mga nakikinig sa akin kasi lagi akong namimigay ng tulong. Pero yung sarili ko dumadanas ng matinding krisis sa ekonomiya. Hindi ko po pinapalata sa mga listeners ko para hindi nakakaya. Yung 10 pesos mga kababayan na nasa bulsa ko, nasa wallet ko po, binili ko na lang po ng dilis, pang-ulam namin, butit may konti pang bigas sa lata. You see? Doon ako napaisip. Umabot nga po sa punto mga kababayan na 2 months ako, hindi na ako lumalabas ng bahay kasi nahihiya ako. Doon ako sa tinatawag na self-reflection. Re-evaluate ko po yung aking sarili. Kung may silbi pa ba ako. Kaya nag-aral akong muli po. Pumasok ako ng eskwilahan. Bumalik ako sa eskwilahan po para mag-aral ng bagong kurso in teaching. Nag-methods of teaching po ako para makapagturo ako. Para ma-augment yung aking income po. Kasi yung mga anak ko nasa college na, dumagdag yung aking mga gastusin. Paano kami naka-recover? Yun na nga po yung sinabi ko. You just have to believe. I ask for guidance sa ating Panginoon kung ano yung dapat kong pasukin. So naghanap ako ng opportunities. Kung ano-ano yung pinagtitinda namin ni Mrs. At ang daming failures. Kaya itong paglubog mo po at yung mga failures na dinanas ninyo sa buhay, you just continue on looking for opportunities. Huwag kang susuko. Pasasaak. Yan ang mga failures na yan. Dagdag na experience mo yan. Ang ibig sabihin po niyan, maniwala ka, palapit na palapit ka na sa pagbangon. Ganun ang cycle ng buhay po. Gulong ng palad. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Hindi man po lahat ng panahon, nasa ilalim ka. Just keep on moving and look for opportunities. Ngayon, sabi mo, gusto mo na magnegosyo, mag-aral ka kung paano. Aralin mo kung ano yung interest mo. Magkakatulong sa iyo si Chinkitan. Manood ka kay Chinkitan. Doon ako po nakakuha sa kanya ng idea. Ginaya ko lang siya. Sabi ko, ito na oh. Bakit hindi ko gayahin si Chinkitan? Kailan, sabi ko ba, hindi man pwede akong maging success coach? Kasi that is not my expertise. Sabi ko, journalist ako, broadcast journalist. So, i-practice ko a new platform dito sa social media. Kaya doon ninyo ako na napanood. That was in 2016 ako nagsimula. Some of you, 2017 pa lang, napapanood na ako. So, ang ginawa ko po, I look for a product na pwede kong ibenta. Kasi yung istasyon namin, di ba yung mga radio, television, may ina-advertise sila. Yung advertisement po, ang bayad niyan sa company, sa radio. So ang yumayaman po, yung may-ari ng radio. So napaisip ako, kami sinisulduan lang.
ng radyo, di ba? Ng may-ari ng company, yung mga empleyado, mahihirap, mga broadcasters. Pero di ba, anya Mr. Marabilia, sa Manila, yung mga broadcasters, mayayaman. Mayayaman po sila doon sa Maynila kasi mas greener ang, greener pasture yung Maynila para sa mga broadcasters. Mataas yung sweldo doon, tapos may mga endorsement sila, tulad ni Mel Chanco. Pero tingnan ninyo, si Mel Chanco, di ba? Kaya siya nawala doon sa ABS-CBN. Pinagkaingitan din siya. Kasi, kung nasa baybayan ninyo, may endorsement siya. Napag-initan yung endorsement. Kasi iniisip siguro ng company, nagselo siguro yung company, nagmo-moonlighting si Mel Chanco. Nagkaso nga po siya. Di ba? So yun po, may endorsement. So naisip ko yon. Sabi ko, what if, kung ako mismo yung mag-endorse, hanap ako ng product, ito na nga po. Ito nagpabago ng aming ng buhay namin. Naganap ako ng product. Ito pa, ito sa anak ko naman. Anak kong arkitekto, ito tinitinda. Sulat kami negosyante na. Pwede din kayo na magtinda nito kung gusto ninyo. Mag-reseller, di ba? Yun ang ginawa ko po. Tingnan ninyo mga kababayan yung naging resulta ng aking pagiging negosyante. Kasi nagbasa ako ng nagbasa at nag-attend ng seminar. Yung mga empleyado, hindi man talaga yung mayaman. Gusto mong yumaman po, umangat sa buhay, you take a risk na maging negosyante. Ito. O diba, na-awardan ako ng MUX. Brand new. 7 years ago, Dante Marabillas is at SMX Convention Center Manila, October 9, 2017. Inaward sa akin ng company. Ito yung transformation ng aking buhay. Sinishare ko ito sa inyo, not to brag, but to inspire. Pwede pala. So nangyari na, lahat ng utang ko po sa kapitbahay, sa bangko, yung utang namin sa pag-ibig, ito maririmata 3 times, nabayaran namin lahat sa pagtinda-tinda. Ha? Ang dami po mga kababayan na nangbaba sa akin, hindi ko iniintindi, sabi ng mga bosses ko. Nagtitinda ka niya Mr. Marabillas ng beauty products. Ipangit ka man. You see, pag nakinig po kayo sa mga negativities, mga pagpipintas ng mga nainggit sa inyo, walang mangyayari sa buhay. Hindi ko po iniintindi. Hindi man po ito pampagwapo. Ito po, pinapahid sa mga pulses in affected areas. Mainam po ito sa mga pains. Gawa ito sa made in Malaysia po ito. Ito lang ang pinagtitinda-tinda ko po. Ito ang nagbago sa aking buhay. Pwede ninyong gayahin. Mag-online seller kayo. At huwag kayong nakikinig sa mga sinasabi ng iba kasi karamihan dyan, nainggit man lang. Gusto nila na hindi kayo magtagumpay. Ang gusto nila, pari-parias lang kayo nila na mahirap ang buhay. Tama? So ginamit ko po yung aking expertise as a broadcast journalist. Imbes na nagtatrabaho ako sa radyo, ginamit ko po itong platform, new platform, yung YouTube, yung Facebook. So yung advertisement po na product na nakikita po ninyo, kung sa radyo naririnig ninyo, sa television nakikita ninyo, imbes na magbayad po sa company na nagyayaman yung mga radio stations and TV stations, lahat ng revenues po, di akin. Akin lahat. Ako pa yung distributor. Ako pa yung nagbibenta. Hindi lang yung advertisement. Nag-gets ninyo? So, mahirap po yung buhay natin kasi based doon sa pinag-aralan ko po, nagbasa ng libro. Yung libro po ng Rich Dad and Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Bili po kayo. Pag-aralan ninyong mabuti. Ang sabi ni Robert Kiyosaki, kaya yung buhay mo mahirap kasi yung cash flow, yung daloy ng cash, ng kwarta, doon ka nakasahod sa cash flow na mahina yung daloy kung sa faucet po, sa gripo.
sumasahod ka sa daloy ng cash flow, yung daloy, pakunti-kunti, sweldo lang eh. Pakunti-kunti, monthly lang po. Yung mga investors, mga mayayaman, mga negosyante, ang daloy ng cash sa kanila, bulyuman, kasi sila ang umahawak ng cash. Ikaw, binibigyan lang ng cash kasi sinisweldohan ka. So doon sa tinatawag na cash flow quadrant, nandun ka sa quadrant na mahina yung daloy. Napaisip ako, sabi ko, tama. Bakit, why should I remain doon sa cash flow quadrant na mahina yung daloy? Ba't hindi ako lumipat doon sa cash flow quadrant na marami ang daloy? So lumipat po ako. Naging negosyante ako ngayon from an employee, a broadcaster, broadcast journalist na sinisweldohan. Ngayon po, ako na mismo ang sumusweldo sa sarili ko kasi ako na mismo yung nagninegosyo sa aking ano, sa aking sa sariling channel. O diba, may sarili na akong channel. Hindi lang yung GMA may channel, may YouTube channel. Kaya nabago yung buhay namin. Lumipat ako sa cash flow quadrant na marami yung daloy. O ngayon, nasa desisyon ninyo kung you remain doon sa cash flow quadrant na mahina yung daloy ng cash. O doon kayo sa lumipat kayo sa cash flow quadrant na marami ang daloy. Pag nag-decide kayo na lumipat sa marami ang daloy, ibig sabihin, you decided to become a businessman, entrepreneur, investor. Yun ang simula ng inyong transformation. You will have the so-called na naririnig ninyo, financial freedom. Pwede na ninyong bilhin yung gusto ninyong bilhin. O ngayon, doon sa pagtulong po, ganito. Kasi sabi ni tumulong kayo, namura pa kayo. Pag tumulong po tayo sa ating kapwa, ako, pag tumulong ako, it's good to help others. Nakakagaan ang pakiramdam. Do not expect anything in return. Ganun lang. Ako, laging may kumakatok dito po sa bahay. May kumakatok na naman nga po. Sige lang ang bigay ko po. Kasi sabi nga po, it is better to give than to receive. Bakit? Pag ikaw ay binibigyan ka na lang ng binibigyan, ibig sabihin, miserable yung buhay mo kasi binibigyan ka na lang. Pero kung ikaw yung nagbibigay, ibig sabihin, yung flow ng blessing sa'yo, marami, kasi kaya mong magbigay. Di ba? So, pag may blessings ka na, i-share mo din sa iba. Kaya nga po, yung experience ko po, blessings ito, kasi ito yung bunga ng aking panalangin. I pray for guidance sa ating Panginoon. Nasabi ko, grabe na, nag-rock bottom na yung buhay namin. Napaka-miserable. Pero hindi alam ng aming mga kakilala. Kasi di ba, alam nga naman ikwento ko. Ngayon ko lang ito kinikwento kasi naka-recover na kami. Di ba? So pwede ko nang ikwento sa inyo na lubog kami sa utang noon. Pero ngayon po, wala na. Sa awa ng ating Panginoon. With His guidance and blessings na ibinigay sa amin. Kaya po, ako, malakas na yung ano ko. Hindi ako nadadala sa mga buzzers, kung ano-anong sinasabi. Hindi ako nakikinig sa kanila. Kasi, wala man sila, itong mga buzzers ko, wala man silang contribution sa buhay ko. Unang-una, hindi man nila ako kilala kung anong pinagdaanan ko. Di ba? So, napahaba yung ating short video po. Marami pa sana rito. Next time naman po na may yung mga reactions ninyo. Yan po. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga nanonood sa atin, may taga Hong Kong, kung saan-saan. Australia, ito Germany. O ito, si Gloria Hill. Bumili siya ng Pirmax sa akin. Mga clients sila, mga kababayan. Naku po, mga pintasiro at pintasira pala ang una mong makakasalamuha. Ganun po, hindi yan maalis. Yung naiinggit, normal po yon. Mga kababayan. Yan o. Anyway, lahat naman po ng mga reactions ninyo, binabasa ko po siya lahat.
Nag-i-enjoy po akong basahin yung mga engagement ninyo, mga reactions ninyo. So kung nakatulong ito pong aking video, short video sa inyo, yung mga experiences na napag-usapan natin, i-share ninyo sa iba, sa mga kakilala ninyo yung ating video para makatulong din sa kanila at maging inspirasyon nila. Di ba? Pwede palang mabago basta't maniwala ka lang. Ano sabi natin, ulitin ko? You become what you believe. Kaya maniwala ka lang. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.